Hello everyone, kumusta kayong lahat? Again, sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at welcome ulit sa channel ko. Magkakasunod na mga hindi magagandang balita ang bumabandera sa ating mga newspapers. Magkakasunod na mga kaso ng patayan, ang laman ng mga balita. Dito sa videong ito, pag-uusapan natin yung update sa kaso ni Jonel Nuesca, yung pulis na nakapatay sa mag-inang Gregorio sa Paniki, Tarlac. Para kasing nawala sa balita yung tungkol sa kaso nito. Mabuti na lang at nakausap ni Idol Rafi, yung mismong lawyer ng pamilya Gregorio. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And then pagka-tap ninyo ng notification bell, don't forget to tap all para every time meron akong mga bagong ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Nakausap ni Idol Rafi kanina, by phone patch, si Attorney Freddy Villamor. Siya yung attorney ng pamilyang Gregorio. At itong legal services na meron ang pamilyang Gregorio ay actually provided din ni Idol Rafi bilang tulong sa pamilya nila. At naikwento nga ni Attorney Villamor na nagkaroon na ng arraignment at pre-trial preliminary conference sa Branch 67 ng Regional Trial Court ng Paniki, Tarlac. Para dun sa 2 counts of murder na isinampa laban kay Jonel Nuesca. At inuulit ko lang, nasabi ko na ito sa dati kong video, na ang ibig sabihin ng arraignment ay ito yung isang procedure sa korte na kung saan ay pinapaalam sa akusado yung mga kasong isasampa laban sa kanya. At dito rin magpi-plea ang akusado ng guilty or not guilty siya. At ayon din kay Attorney Villamor, walang personal lawyer si Jonel Nuesca. Kung kaya inatasan ng korte, ang Public Attorney's Office or ang PAO na siyang magbigay ng legal assistance para kay Nuesca. So panoorin natin ngayon yung pag-uusap ni na Idol Rafi at ni Attorney Freddy Villamor. Ngayong umaga po, kinundak po ng court through with presiding judge Asuncion, Branch 67 ng RTC Paniki, Tarlac, ang arraignment at pre-trial preliminary conference sa kaso. Okay. So, with the arraignment po, actually, there are 2 cases for murder, 2 counts po, no? Okay. Yung first count is for the murder of the mother, si Sonia, mm-hmm. And the second count is for the murder of the son, okay, si Frank Anthony. Mm-hmm. So, inasahan po ng demanda yung akusado para sa 2 kaso and the accused pleaded entered a plea of not guilty. Mm-hmm. Okay. Wala po siyang sariling abogado niya. Okay. Siya ay inappoint po ng korte ang PAO bilang tumayong abogado ng akusado. Okay. Pero the accused was not personally present. We conducted the proceedings with him participating by way of video conference. Ano po? Because hindi siya madala sa court kasi naka-quarantine siya for 21 days. So nandoon okay. Lang po siya sa BJMP Detention Center, mm-hmm. Habang kami naman po ay nasa korte. Okay. While his presence is by way of video conference, na-explain naman sa kanya ng kanyang abogado ang magiging consequences ng kanyang pag-plea. Mm-hmm. So siya ay nag-plea ng not guilty. Okay. After that, opo, yung fiscal naman po, the public prosecutor, mm-hmm. Marked in evidence yung mga ebidensya ang gagamitin sa korte. At ang next hearing ay sa February 4. Okay. Ngayon po, very thankful po yung family sa iyo, Idol, at hanggang sa legal services, sila ay na-provide natin ng tulong. Okay. Ang next hearing ay February 4. Mm-hmm. Kami bilang private prosecutor or as lawyers for the private complainant, tayo po ay nandoon upang ipatunayan ang magiging civil damages o danyos na pwedeng makuha ng pamilya laban sa akusado. Sa February 4 po, na pagkasunduan na ipresenta na natin yung tatay, okay, si Mr. Florentino Gregorio, mm-hmm. Dahil siya po ang tumatay yung private complainant, okay, for both victims kasi si Frank hindi pala siya kasal doon sa kanyang partner. Mm-hmm. So ang tatay yung private complainant or nearest of kin for Frank would be the father and for the mother naman, it would be the husband. I think the video will be presented later, no? Okay. Pero whether it be presented or not, marami naman pong eyewitnesses.
So, kahit mag-present lang tayo isa o dalawang eyewitnesses who will be corroborating each other, I think that will suffice. Pangalawa, yung po namang mga, yung pong mga concerns ni the board ni TNT are concerns that are to be addressed by the public prosecutor and as lawyers. Huwag nyo na po sigurong problemahin yung kami na po ang bahalang gumawa ng paraan kung paano namin magagawa ng paraan na para ma-accept or ma-admit ng court yung mga ebidensya, including the video. We have sufficient evidence even without the video. With or without the video, we can prove the case. So aside from the video naman, may mga eyewitnesses at accounts naman tayo ma-represent or may mga testimonial evidence tayo ma-represent na magpapakita at magpapatunay na talagang binaril niya yung mag-ina. Okay. For security reasons, hindi naman natin unang-una ma-divulge kung sino yung bata niyon. At pangalawa, we are reserving or we're just keeping to ourselves muna in the meantime kung i-represent ba yung bata o hindi na gumawa ng, kumuha ng video. But as you have said, it would still be better kung ma-present. But to us, after assessing all the evidence that we have, nakita na at naaral naman na namin, we can dispense with the video and still be able to prove the case beyond reasonable doubt. So narinig natin mismo kay Attorney Villamor na talagang malakas yung mga ebidensya nila laban kay Nuesca kahit hindi na maisama sa isa sa mga ebidensya yung video. At naikwento nga ng staff ni Idol Rafi na andoon sa arraignment sa korte, na present sa korte si Ma'am Florentino, yung asawa ni Aling Sonia. Hindi nga lang sila nagkaharap ni Nuesca dahil naka-quarantine pa si Nuesca, kaya hindi nakasipot doon sa korte. At nasa labas din ng courtroom yung mga anak ni Aling Sonia at yung iba pang mga witnesses. Isa sa mga anak ni Aling Sonia na si Mark Gregorio ang nagkwento rin kay Idol Rafi na nakuna na ng sinumpa ang salaysay yung dalawang bata na kumuha ng video. At sinabi niya rin kay Idol Rafi na willing maging testigo itong dalawang bata kasama yung kanilang mga guardians. Dahil alam naman natin na pag naisama itong video bilang ebidensya, kasama yung mga kumuha mismo ng video na tetestigo, ay talagang kulob na yung kaso. Kumbaga wala na talagang kawala si Nuesca. Ayon din dito kay Mark Gregorio, wala sila ngayon sa kanilang tinitirhan. Kumbaga medyo nagpakalayo-layo muna yata sila dahil sa trauma, lalo na yung mga bata. Kumbaga hindi pa talaga siguro nakaka-recover yung mga bata at parang nagpa-flashback pa sa kanila yung na-witness nilang patayan. Sobra-sobra yung itinutulong ni Idol Rafi sa pamilyang Gregorio. At nakakatuwa itong pakinggan. Nasabi rin ni Idol Rafi kasi na ipapa-check up nila yung asawa ni Frank Anthony dahil may sakit ngayon sa puso. So tutulungan siya ni Idol Rafi para magamot yung kanyang sakit. At nag-volunteer din si Idol Rafi na ipapa-counseling niya yung mga bata. Pero ayon naman kay Mark Gregorio, meron na daw naka-schedule na counseling dun sa mga bata. Siguro galing ito sa DSWD. At kailangan talaga ng counseling, lalo na yung mga bata. Dahil hindi basta-basta yung na-witness nilang patayan, lalo pat mga kamag-anak nila mismo yung mga nasawi. Kinumusta rin ni Idol Rafi kung meron bang security na ibinigay sa pamilya nila. At sabi naman ni Mark Gregorio, meron daw security na nakabantay sa kanila lagi. Lalong-lalo na dun sa mga bata na madalas ay naiiwan sa bahay. So mabuti naman at binigyan talaga sila ng ating kapulisan ng proteksyon. Dahil hindi talaga natin masasabi, baka kasi balikan sila ng mga padrino o ng mga taong may simpatya kay Nuesca. Nung tanongin ni Idol Rafi si Mark Gregorio kung ano pa yung mga kailangan nila na pwedeng maitulong ni Idol Rafi, ang sagot lang ni Mark Gregorio, ang gusto lang daw nila ng kanyang tatay na si Mang Florentino ay ma-meet ng personal si Idol Rafi. Pero siyempre dahil may pandemya pa, hindi pa ito posible ngayon. Pero nakakatuwang isipin na sa dinami-dami ng pwede nilang hinging tulong kay Idol Rafi, wala na silang hiniling pa kung hindi ang makita na lang nila at mapasalamatan si Idol Rafi sa mga tulong na naibigay sa kanila. At least ngayon, kahit papano, medyo okay na yung kalagayan ng pamilyang Gregorio at nag-aantay na lang sila ng hustisya. At syempre pa, napakalaki talaga ng naitulong ni Idol Rafi sa kanila. Para kasing nawala sa balita itong tungkol sa pamilyang Gregorio at dun sa construction worker na napagkamalang hold-upper dahil sa pagkamatay ni Christine Dacera, yung flight stewardess na natagpuang patay sa isang hotel room sa Makati. Siguro dahil busy ngayon ang PNP, dahil parang pumalpak na naman sila dun sa mga press release na mga ipinalabas nila. At yung manhunt na sinasabi ni PNP Chief Sinas ay sinalungat pa ng Makati City Prosecutor's Office
dahil pinalaya ng Makati City Prosecutor's Office yung tatlong nakadetain na mga suspects. At dahil humihingi ang Makati City Prosecutor's Office ng further investigation, ay nawala na ng visa yung manhunt para sa mga natitira pang mga suspects. Pero itong mga suspects ay mananatili pa rin suspects. At kapag ipinatawag sila ng Prosecutor's Office para sa kanilang mga statements, ay kailangan pa rin talaga nilang magbigay ng kanilang mga statements. Magkakasunod na mga kaso kasi ang hinahawakan ngayon ng PNP tungkol sa patayan. At so far, parang wala pang magandang balita ni isa ang naibigay sa atin ng PNP. Mabigat na rin yung pressure sa PNP natin ngayon na maisalba nila yung kanilang imahe. Wala namang problema sa mga tao, di ba? Alam naman talaga natin na kung may nagawa silang maganda, ay pinupuri naman talaga natin. Kumbaga, pwede tayong pumuri kung kapuri-puri yung kanilang ginawa. At sana nga, maiahon na ng PNP yung kanilang imahe. Dahil sa ngayon, medyo magulo silang pakinggan. Paiba-iba at magkakaiba yung kanilang mga pinipress release. At dahil dito, nagkakaroon ng kalituhan at lalong parang nawawala ng kumpiyansa ang mga tao sa kanila. Well anyway, Enero pa lang, unang buwan ng 2021. Marami pa silang panahon para makabawi. At sana nga, makabawi sila. Para maibalik ulit ng tuluyan yung tiwala ng mga tao sa kanila. Mabuti na lang din, merong mga private netizens katulad ni Idol Rafi Tulfo na handang tumulong sa mga taong naaapi at sa mga taong walang ibang matakpuhan. Dahil kung hindi, ay baka ma-case closed na lang itong mga karahasang nangyayari na hindi nakakamta ng mga biktima ng hustisya. So yun lang mga kaibigan, sa February 4 na ulit yung susunod na magiging proceeding sa kaso ni Nuesca ayon kay Attorney Villamor. And let's hope next time na kung may mangyaring mga karahasan, mapasibilyan man or maging miyembro man ng kapulisan ang mai-involve sa anumang gulo, sana ay ma-handle ito ng ating PNP ng maayos at patas. Once again, thank you for watching. Stay safe everyone and God bless.